kayo sa aking channel at welcome sa mga kababayan nating OFW, lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa Kuwait. At welcome back guys sa panibagong video na tatalakayin natin ngayon. And guys, ang video na ito ay update at advisory tungkol sa coronavirus. Alam naman natin na ang coronavirus ngayon ay laganap na at marami nang naapektuhang bansa, mga tao. So, kailangan natin maging aware at mag-ingat, maging malinis sa mga katawan natin. At sabi nga, prevention better than cure. Nung nakaraang March 3, Tuesday, guys, naglabas ang Directorate of General of Aviation ng Kuwait, Director General of Aviation ng State of Kuwait dahil nga sa paglaganap ng coronavirus o tinatawag COVID-19. Dahil sa paglaganap na ito guys, naglabas ng Circular 25 ang State of Kuwait na lahat ng EXPAT kasama ng Pilipinas, bali 10 bansa ang sinabi sa circular na kailangan mag-provide ng medical certificate before entering the country. Ang unang bansa ay yung Pilipinas, India, Bangladesh, Egypt, Syria, Azerbaijan, Turkey, Sri Lanka, Georgia, Lebanon. Yang 10 bansa guys na nasabi ko ay kailangang mag-provide ng medical certificate na nagpapatunay na free ka sa coronavirus. Yung nilalaman guys ng Circular 25 na pinalabas nga ng Directorate of General of Civil Aviation, yung una guys, kailangan mong mayroon kang complete medical examination at mayroon kang PCR certificate before entering the country or the state of ng Kuwait. At saka dapat yung medical clinic or center ay approved ng embassy ng Kuwait sa bansang yon. At kung sakali man na walang embassy yung Kuwait sa bansa na yon, kailangan mo mag-provide pa din ng medical certificate mula sa certified health authority na nagpapatunay na ikaw ay malinis sa coronavirus or hindi ka na-detect or something na free from coronavirus o COVID-19. Yung palawa guys na content doon sa Circular 25 na pinalabas ay yung kung sakali man na wala kang daladalang medical certificate ay dali-dali kang pauwiin ka sa bansa na kung saan doon ka galing, pauwiin ka doon sa bansa na pinanggalingan mo, at yung sasakyan mo ay yung sinakyan mo pa rin nung pumunta ka dito. Same carrier, same aeroplano. Kung ano yung sinakyan mo di papuntang Kuwait, yun pa rin ang sasakyan mo pabalik. At wala kang aalahanin na cost kasi babayaran nila. At wala kang babayaran pabalik. Pa-deport kasi babayaran yun ng State of Kuwait. At magkakaroon ng fine yung airlines dahil sa hindi pagsunod sa circular na ito. Ay yung mga Kuwaiti, yung citizen ng Kuwait ay exempted po sa circular na ito. Kung sakali man na mayroong sign or ma-detect sila na mayroong ganong sitwasyon or sign ng any coronavirus na for example lang ipoprovide po ng State of
Kuwait ng health authority, sila po yung magpa-process, no? Hindi na sila pababalikin doon sa bansa pinanggalingan nila. So, yun po. Ngayon po yung nang pangapat, implemented po ito sa darating na March 8, 2020. Kaya po, yung mga nagbakasyon galing Pilipinas ay kailangan nyo pong mag-provide ng medical examination or medical certificate galing sa mga approved na medical center or medical clinic na approved ng embassy ng Kuwait. Ngayon guys, papakita ko din sa inyo yung listahan ng mga aprobadong medical clinic center sa Pilipinas. So, ito guys, panoorin. So, ayun na guys, napanood nyo na yung mga listahan ng mga medical clinics at center na aprobado ng embassy ng Kuwait. Ngayon guys, muli paalala sa mga nagbakasyon galing Pilipinas papuntang Kuwait, kailangan nyo na pong mag-provide ng medical certificate ang bitbitin nyo bago kayo makapasok muli sa bansa ng Kuwait. Hey guys, hanggang dito lang po yung video na to at sana meron kayong natutunan dito sa update na to at advisory. At sana guys, huwag nyong kakalimutan, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo nang kalimutan mag-like, comment at subscribe para updated ka sa mga video natin, lalo-lalo ng mga OFW, kasi ang tatakalakain ko ay more on OFW, lalong-lalo na ngayong mga sitwasyon na ngayon, na mga balita, mga update, mga trending news. So, i-update ko kayo palagi. Sana guys, mag-ingat kayo dyan, lalo-lalo sa bansang Kuwait, lalo na sa mga bansa na naapektuhan, sa mga kababayan ko na naapektuhan ng coronavirus at mayroong mga na-detect na mayroon ng coronavirus. Mag-ingat po tayo at magdasal po tayo palagi na malalampasan natin lahat ng ito. So, hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa pagsubaybay at pag-unod ng aking video. So, God bless and take care always. Get up.